Now, darling, I want you to focus, ha? Okay. I want you to pick one card. Kung tingnan natin yung mga personal stuff niya. Tap the cards into three. Hello sa mga Nostronautics worldwide. Ayan, so ang sarap sa pakiramdam na yung napapanood ko lang din dati na na-invite po ako ngayon. Kasama po yung mother niya. Welcome po natin si Cheng. Ayan. Thank you po. Nakita ko siya. First time ko siya makita dun sa birthday ng anak ni Wamus. Ayan. So now, hindi ko din akalain na magkocross yung landas namin. So, ngayon, umpisahan na natin kung anong ipapakita sa akin ng mga barahan. Actually po, if I can just say, isa pong karangalan na makasama po namin kayo. Kasi ako po, napapanood ko po rin talaga yung mga videos niyo po. Na re-readings po kayo sa mga ibang kilalang influencers po. And sa mga napapanood ko po sa ginawa niyo, every time po, kinakabahan po ako. Thank you. Nanonood pala ako, kinakabahan ko. Kinakabahan na ako, what more if, dito na ako mismo. Ano? Ganda yung cards mo. Think positive. Tingnan natin. Yes, always. So, ito lang ang kailangan mong iwasan, be. Kasi this one is a bad luck card. So, talagang sa mga nakasubaybay sa akin, alam na nila to. This is a bad luck card. Ace of spades. Yes. That's a no-no. That's a no-no. Kasi this reflect pangit na energy. And this is also reflect death card, bad luck card. Okay po. Sino yung gumagawa? So, first time ni Cheng. Now, darling, I want you to focus, ha? Okay. I want you to pick one card. Thank you. So this is you. I'm hoping that this is a red card. So, napapanood ko siya, hindi naman madalas, dumadaan lang din siya sa sa profile ko. And, titignan natin yung mga personal stuff niya. Tap the cards into three. Sorry. Kuha ka ngayon ng 7 cards of total, lagay mo dito. Huwag ka magmadali ah. Take your time. So this is you. I'm hoping that this is a red card. Okay, it's a red card. Actually, maganda yung aura niya. No? He's King of Diamond. When you say Diamond,
one of the hardest stone yan. So, matibay siya. Plus, ang diamond din is may kinang. So, I'm kind of worried. Somehow positive, but I'm kind of worried kasi diamond is may kinang. So, once na ang bagay kasi may kinang, or tao may kinang, pansinin at lapitin yan. Okay. So, sa pinapakita din sa akin sa cards is flower kasi to tita. When you say flower kasi, that's a mixed emotion. No? Pag nahainan kasi ang flower is changing of direction. So, sa ngayon talaga sa pinapakita sa akin, si Cheng is exhausted yung energy niya. Yan. Especially the emotion niya. Yan. Tapos, meron din ba, kung mapapansin mo, king and queen, couple kasi to. Yes, ma'am. So, kung mapapansin mo, couple, and then this is a heart. So, kung ang highest number kasi of the cards is number 10. So, 5 is heart dito. So, ibig sabihin, kahati mo. So, meaning to say, kung mapapansin mo, flower, it's like, na parang nag-change ang mood or let's say, pagtatagpuin daw kayo ulit. I don't know kung what happened, pero magkoconnect daw kayo ulit. And I also see right here na magta-travel daw siya ngayong taon na sa pinapakita sa akin is mag-start siya ng travel by July, October din as nakikita ko dito. Mabilis ang pasok kayo ng pera, Beha. You have to save, okay? Kasi mabilis lang din yung labas. Okay po. Number 10 of diamond, this is a representation of a secured money, no? Sa pinapakita sa akin dito, maaaring ding may bibilhin siya ng something's moving. Yan, maaaring ano siya, car, something like that. Yan. Pero may sleepless nights ka lately, hindi ka daw nakakatulog. Baka naman mag-gadget ka pag gabi. More on ano po eh. Overthinking po, maraming iniisip sa work and everything and stuff. He overthinks a lot, kaya isa din yan sa mga reason kung bakit nadrain yung energy niya. Titingnan ko ngayon kung si Cheng ba is lapitin or talagang may sumasama sa kanya minsan. Mahina yung aura ng father mo. Nasaan yung father mo? Hindi po. Okay. So, may sickness ako naramdaman sa father mo, no? Kailangan mo siyang ipacheck, tita. This one kasi nag-dark yung aura niya. This is a representation of yung sa chest niya. Tama, may nararamdaman akong chest pain sa kanya. And yung sa mga mata niya. Ganun yung sinabi sa akin. Pero financial aspect, maganda yung takbo ng financial niya ngayong taon. Mabilis yung pasok. Thank you po. Pero may babae doon na nag-iisip sa'yo ngayon. Kasi this is number 5 of hearts. So, ibig sabihin, sumasagi ka sa isipan niya. Parang, I don't know if like she wanted to talk to you or kasi mag-reconnect daw kayo eh. So, ibig sabihin, maaaring mag-face-to-face kayo, mag-uusap kayo. Kuha ka, darling, ng 9 cards of total. Pwede ko po i-spread? Sige po.
Okay. Minsan, doubtful ka sa decision-making mo, no? May pag-aaralan ka daw. Mag-aaral ka daw. Kukuha ka ng short course. It's more on arts and design. Yan ang nakikita ko dito. So, ito kasi is number two. So, minsan, nagbabago bigla ang mga plano mo. You're more on planning pag andyan na. Bigla siyang nagbabago. Okay po. This is for Box of Dark. So meaning to say, si Cheng, ang taas ng chances na mabilis din siya makapick up or let us say, may mga chances na may sumusunod sa kanya. So, I also feel like here na nagkakaroon ka ba ng ano, bad dreams or yung paulit-ulit na panaginip? When was the last time na nagkaroon ka ng dream na parang it's hindi maganda? Lately po hindi na po, pero before, opo. Sunod-sunod yun. Nagkaroon po 2 times sa kwarto ng brother ko nung tag natulog ako. Doon ka sa ano habang mood? Another thing. May offer sa'yo. May tutulong sa'yo yung guy. May offer sa'yo. Magsasign ka ng contract. It's like, hindi ko alam kung kumakanta ka or something, but I've heard music right now para may expose ka doon. Mm-hmm. And, yun nga, magtitraining ka eh. It's like more on arts ang nakikita ko this time. So, you have to be ready kasi sunod-sunod ang offer daw sa'yo this year. Pero this one, nagugulat ako kasi I feel like music, I see lights, ganyan. So, pag-uusapan niyo daw yun. Baka po ano, mainstream, ano? Like... Posible. Pero dito kasi magiging busy ka. Nagulat lang ako kasi parang I also see books in you. Books? Oo, mag-aaral ka daw. Oo. Oh. It's like more on arts talaga and numbers ang nakikita ko sa kanya. Funny thing po about me is, matagal ko na po gusto kumanta. Matagal ko nang gustong matuto kumanta pero kasi hindi ako talented. Hindi ka kumanta. So siguro, it's a sign na pursue ko na yan. O kasi dito, yun nga, parang nagulat din ako kasi pinakita sa akin sa cards niya, it's like yung music and yun nga, inaano ko siya kung kumakanta ba siya kasi parang ma-expose siya ngayong taon. Baka kasi may magpasok sa kanya sa music industry or let us say collaboration with the mga ano. Pero andito na para isasalang siya sa ganung bagay. May question po ako. Pag pinasok ko po buyan, may future ba po ako sa ganyan? Well, for me ha, not unless kung nag-dark to, pag pipigilan kita, pero ito kasi is a red card, so diamond, so meaning, may chance siya. Kaya nga diba dito, ang sabi nga dito, huwag ka magdalawang isip sa plan mo. Pero I'm kinda worried yung sa dad mo, I feel sickness nga sa kanya. Hindi ko alam kung nag-vocalize ba siya or nag-aano ba siya sa inyo, may na-feel siya sa mga eyes niya. Si mami po yung lagi niya kausap eh. Pero may chest pain din ako. Parang stabbing pain. Siguro pagod lang yun. Yan. Kasi sa pinakita sa akin sa barahan niya is financial is like hindi naman daw magiging problema kay Cheng. So, ang kakaharapin niya ngayon, it's more on paano niya i-juggle yung busy schedule niya kasi may mga nakikita nga akong offer. Ang flower kasi is more on harvesting kasi siya be. So, sa ngayong taon, ang dami talagang darating sa'yo. Thank you, Lord. Sana po mag-deal lang ang healthy Ma'am J. Costura. Except lang sa daddy ko. I-claim natin yung mga positive cards na mangyayari. Yes. Claiming that energy.
Cut the cards into three. Three. Sorry po. That's okay. Kuha ka ng 12 cards of total, talagay mo dito. 12. Mami, wala bang hindi ba nagbo-vocalize sa'yo si Daddy na medyo may nararamdaman siya sa eyes niya, blurry vision, or yung chest pain? Chest pain, meron. Yung first na pinakita sa akin sa cards niya, the energy that I felt earlier is like yung chest pain niya. So, kailan niya po sinabi sa inyo? Actually, si daddy niya hindi ko sinasama sa vlog talaga eh. Mm-hmm. Kabilang mag-ina. Oh, tapos? Niya. So, nag-check up naman siya regular. Okay naman siya. Okay. Siguro pagod lang yun. Kasi overwork siya eh, sa business. Okay. Same po kami ng daddy ko eh. May business kasi kami. Kaya hindi ko sinasama. Wala namang name drop eh. Oo, wala naman yun. Wala namang problema. Pero yung chest pain niya, matagal lang naman. Chest pain? Kailangan naman siguro double check up lagi. Nag-iisip, napa-ECG na ba siya, tita? Naka-schedule siya. For ECG? Yes. Naka-schedule na siya. Dati nagpa-andyo na nga siya eh. Talaga? Hindi ano ha, hindi ka-andyogram lang. Yung 10S na, 10S siya. Pero okay naman. Sorry po, matagal ako pumili. Okay lang, that's the, take your time, that's your card. Sorry. Kailangan maganda mapili. Apat pa po. Nag-ghost moves talaga ako sa ano. Tignan na natin. Eh! Ilan pa po, ma'am? Maganda ang bahay nila, Cheng. Maaliwala sa mata. Yan. Pero, parang may nag-welcome sa akin. Hindi ko alam kung nakikipag-alaw. No. Pero, titingnan natin. So, tita, may pinakita. Baka may future si Cheng ngayon na papasok sa music industry. Kasi pinakita sa akin dito na parang may tutulong sa kanya, ma-expose siya doon sa maaring singing or it's like papasok sa some music video, something like that. Kasi more on sa pinakita sa akin kanina sa cards is like music kasi siya eh. So, hindi naman ako kumakanta talaga. Yung mga baba, pwede sa kanya. Pero matagal ko ng pangarap maging gumaling kumanta. Kaya nga sabi ko, maybe it's a sign eh. Tapos, parang may kukunin siyang short course, tita. I see numbers and design. Parang more on arts. Baka pasokan niya ng bigla yun. So, huwag na kayo magugulat, ha? Huwag nag-aaral ulit. Ito na. May puro itim na. Swerte din to na bata. Si Cheng dito sa pinapakita sa akin, 8 is a lucky number. Sa mga Chinese, swerte kasi to. So, he have this kind of luck, positive luck, when it comes to financial aspect. Hindi din pala ito madamot. Kasi sabi ng book heart, ibig sabihin, if he has a chance talaga to help, tutulong din talaga siya. Totoo po yun. Totoo talaga. Alam niyo naman yun. Actually, sa mga celebrity na nung binasahan ko, si Cheng, medyo magaan na baraka. Malinis yung cards niya, more on red card. And may nakikita talaga ako sa inyo na parang bibili ka din ng property ngayong taon. Mga mid of mga August, September, mga ganyan. And may papapresent ka daw ng design kung okay ba yun. Basta nandiyan na-work out na sa nakikita ko yun. Pero it's more on additional car. I feel that. Pero ngayon parang
andito na yung ano, kasi solo siya dito eh. Solo ang Jack. Tapos kung mapapansin niyo yung card, it's more on red card. Sa pinapakita sa akin, magiging busy siya to construct his own. Yung masasabi niya talaga na akin to. Parang ganyan. Yung parang masasabi niya na hindi to pamana, hindi to kay daddy, hindi to kay mommy, it's my own. So, nakikita ko na yung mga design na ganito. Na ano. Tapos mag-travel siya to get some parang furnitures or something like that. Kasi more on ano kasi to eh. More on a diamond. And I also see clothing. Hindi ko alam kung nag-endorse ka ng clothing. Dati po, yung kami nung, nag-merch po kami nung Jaiga pa po. Ah, okay. So, I didn't know that. So, dito, ayun nga, magiging busy ka talaga ngayon. Kaya medyo mahigpit ka sa pera. Kasi ang dami mong gagastasin ngayon. Totoo po. Ang galing po niyo. Pasok po yung mga sinabi niyo. Hindi ko lang po ina-announce kasi. Yeah po. Alam niyo po nila, alam po nung editor ko po yan na may kinoconstruct po kami, may kausap ako mga ano engineers ngayon. Tapos yung lupa po, may inaayos po. May kinakilabutan ako. Opo. So, galing. Kaya rin po, overthink ako kasi sobrang daming inasikaso ngayon. Kaya nga sabi ko sa'yo, you have to manage your financial now kasi talagang yung ano mo is like matutupad. Kumbaga, mag-start na. Ito na parang itatayo na lang siya paunti-unti. Yung masasabi mo talaga. I'm very happy to see the card na parang kahit hindi first time na namin nag-meet, parang nakaka-proud na makita na masasabi niya, akin to, pinaghirapan ko to. Mm. Parang ganyan yung feeling na ano, so totoo po yun. Parang self, ano. Yes, parang self-reward niya. Yes po. So, eto na, nakikita ko na more on fixing siya sa, nandito na siya sa point ng maturity level talaga niya, na I wanna see na yung mga pinaghirapan ko. So, okay. Congratulate natin siya. I'm very happy. Thank you so much po. Thank you so much. Oh my God. I can't believe. Kinakabahan po kasi talaga ako, pero ang galing niyo po. Salamat po. Ang galing niyo. Grabe. Speechless po ako kasi. Marami kasi yun inaanang. Opo. Ah, wow. Yes. Pinta. Kasi tutulungan po siya doon sa mga auditing. Kasi ever since pag nag-re-business siya, katuwang niya ako. Oh my God. Okay. So another na naman, na-reveal ko yung mga personal ano nila. Pwede po ako magbigay ng insight or right on. Ang galing po ni sorry. Honestly skeptical, sabi ko before po skeptical ako sa mga ganito. Pero nung narinig ko si Ma'am J na magsalita, ang dami niyang key points na nakuha na hindi ko ina-announce and yung iba pasok dun sa nafi-feel ko ngayon sa pinagdadaanan ko ngayon. So hindi ako na-mind blown po ako na parang ngayon possible pala and naniniwala na po ako. And siguro feeling ko yung others po yun, feeling ko yung hindi, yung medyo mahirap lang tanggapin yung singing kasi alam niyo po ng mga tao na hindi ako songerist. Pero feeling ko it's a sign na ito pa rin din yung pangarap ko. Una po dun sa sinabi niyo po na ano, na yung reconnect. Hmm. It's true po kasi I just had a breakup. Okay. Very recent po. And yun, pasok po yun. Yung sa business po and yung sa pinagpaplano ko sa future, I never announced it to anyone. Close ties lang po yung may alam. Pero okay lang po na masama na rin dyan. Okay na po yun. And nakakabilib lang po na pati yung renovation, yung mga ano, lahat po yun inaasikaso ko, pinaplano ko po. Wow. Siguro po yung sign lang po sa akin na ano, kasi minsan nagdadalawang isip po ako. Alam po nila yun sa mga bagay. Ano ba sabi bagay sa cards na huwag siya magdalawang isip sa mga plano niya? So, gusto ko din siya i-push. Kasi yun nga, magiging busy na siya eh. Magpasok na mga June, July, tuloy-tuloy na yan. Tapos, I see nga na magta-travel siya. Nakita ko, parang hindi siya bibili dito ng mga ano, mga gamit. It's more on sa ibang bansa. Out of the country. Oh my gosh. Yan. Tapos, nakita din, parang may nakita kasi ako na something's moving. Yun nga yung parang i-highlight ko din kasi positive card siya. Now we're in, I don't know if he's planning to buy luxurious bikes or car, pero I see something's moving. I'm very proud of him.
Grabe. Pero ang pinakamasaya is nakikita ko yung mga poste na ipapatayo niya lang sa kanya talaga. Oh my God! Grabe po, siguro additional motivation po to dun sa mga pinaplan ko po. Kasi po, ayun, sa inyo na po mismo nang galing eh. I mean, nagdadalawang isip ako kasi it costs a lot of money. Pero feeling ko, wag nga magdalawang isip, it's a sign talaga. Tapos it really fits din na sinabi ng cards na medyo maghigpit siya sa financial aspect niya. Though maganda, in-assure naman siya ng cards na hindi siya mag-negative or let us say, mada-down sa financial. Pero kailangan lang nga daw siya maghigpit ngayon kasi nga madami siyang ilalabas. It's because of the construction that I'm seeing right now. Wow. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sobra. So kung may time tayo, kung saan man yan, kung saan na lupa yan, or saan may tatayo. Visit po tayo. I'm much willing to help you to cleanse the area. Wow! Wow! Thank you so much! Kasi nagpo-fungsoy din po kasi opo. Ako. Ang advantage ko lang po kasi sa mga fungsoy expert, well, I'm also a fungsoy expert. Ang advantage ko lang sa kanila, I can see spirits, I can talk to them. If in any case na may ma-encounter tayo, we can talk to them to leave. Wow. Or kung maganda naman ang ano nila, vibration nila or energy nila, we can ask them to stay to give more luck sa, ano, sa place mo. Wow, that's so, so much great Thank news you. Po. So, that's it for now, Kay Cheng. I'm very happy. Madami na po akong collaboration with the celebrity, no? Pero honestly, sa mga, you can review on my blogs. Sa pinakita sa akin, si Cheng ang medyo magaan na barahan, na medyo light, yan. So, meron man akong konting nakikitang problema, pero manageable lang naman siya. Wow, thank yan. You, Lord. Grabe po, kaya nga po napapanood ko rin po yung mga videos nyo, tapos kaya lang kinakabahan, sabi ko baka may masamang mangyari or what. Pero grabe, I cannot believe talaga thank na. Thank you. Opo, takot po kasi talaga. So ikaw, tita, ready ka ba? Oh no! Pag hindi ka ready, wag natin i-ano ha, kasi it's supposed to be like, ano talaga siya, yung parang the willingness. Kasi kagaya sa kanya, maganda yung barahan niya. Hindi lumabas ang bad luck card. So, tatanungin kita ngayon, ready ka ba? Ah, hindi. Si tita, medyo hindi siya ready. Well, okay lang po ba yun? Okay lang. So, malay mo sa susunod na mga araw, pagtatagpuin kami ulit. Pero sobrang napaka-ano nila, accommodating nila. And ngayon, maya-maya, sa mga nationatics worldwide, lalo sa mga taga-Japan, iyan sa mga taga Dubai. Abangan niyo rin ang pag-ikot namin sa bahay ni Cheng. So lalabas siya sa YouTube channel. Yes po, kasi isang karangalan po na makasama po si Ma'am J. Alam ko po marami nagre-request sa inyo pati sa mga audience ko na makasama si Ma'am J Costura sa isang frame. And ngayon, andito na 'yon. Andito na. Ayan, so yun nga sa mga nagre-request, sobrang ano talaga, maraming salamat kasi nag-connect talaga kami ngayon. Yes. Abangan nyo yung collaboration namin sa Halloween special. Ano, this is too early, pero yes, paghahandaan po talaga namin yan. Hindi namin kayo bibigoin. Yes, yes po, ka. Gagawin natin lahat yan, yung mga equipments po, lahat, dadaling ko po yan. So dito maglalaban ang natural energy equals sa mga equipment. Yes. Titingnan namin kung sino ang mas mabilis maka-pick up. Yun! Yeah. Sobrang exciting po nun! Pag i-combine namin yung natural energy at saka yun sa mga scientific na mga gadgets. Feeling ko po, madam, kung pwede po mag-suggest, gawin po natin yung Halloween special. Sama rin po natin si Zart. Go! Oh my God! Close friend ko rin po kasi si Zart. Sige, yes po, like tayong tatlo. Kasi pagka ganyan, napapanood ko yung mga exploration nila, nakaka-pick up sila. So, I'm willing to be the ano din sa kanila na yung parang channel. Mm-hmm. So, titingnan namin kung grabe, meron ba makikipag-usap sa amin through me. May bata ba sa taas? Hindi po, aso ko po ata yun eh. Ah, baka dog yun. Puma? Hindi po Puma yun. Sino yun sa taas? Ba, hindi, baka baka aso yun or nagka-clap. Para kasi nagka-clap-clap. Aso yun. Sorry po. It's okay, so medyo na ano kami,
Ayun, paghahandaan namin to guys, I know it's very early, pero mas maganda na papasabugin namin yung mga mundo ninyo. Yun, solid po yan. Ano po yung location? Hanap po tayo ng talaga. Maghanap tayo. Yan, sige po. Exciting. So, let's do it. Basta maghanap kami, abangan nyo guys. Halloween special. Ito na yung mga request nyo na Halloween special or collaboration with sa mga mahihilig sa mga spiritual ano dyan. Ito na po. Yeah. Thank you po, madam. Thank you so much. Okay. Maraming salamat sa mga Nostronautics worldwide. Please support nyo rin si Cheng sa YouTube channel thank niya. You and share nyo yung mga videos nila. Maraming salamat po sa mga support nyo sa amin. Yes. And sa mga kung may nakanood dito dahil sa audience ko, please, lahat i-invite niyo po lahat na i-subscribe rin po si Ma'am J. Costura kasi napakabait po niya at napaka-totoong tao sa personal. At napakaganda. Salamat, thank you.